coming up with nakakaloka yung prank niya ni ano ni JR sa MOR. Why bakit si JR one of your guests? Well, yung concert po kasi, yung concept po ng concert, kaya siya naging Daryl songs. Kasi yung mga kanta na prepare namin, yung mga kanta na nagtatak sa akin, actually hindi lang ito about my music, kundi about sa kwento ko ng buhay ko. Wow. Pagmula sa pagiging isang cartoonist, animator, naging singer po, and sumali sa The Voice. So, si JR, nung mga time na sumasali ako sa contest, isa siya sa mga sobrang idol ko. Kahit medyo malaki ako noon, medyo may katabaan ako noong time na yun, nagpapakalbo. May problema ba tayo sa pagkataba? Hindi naman. Chika-chika lang. Hindi naman. Tapos, nagbibling-bling ako, nagja-jersey ako. Sobrang idol ko talaga. Hindi kita ma-imagine na kaganoon. Namumukha ako parang nagbibenta ng pinto sa Pinonto. Seryoso? Hindi naging hip-hop eh. Nagmukhang parang nagtitinda ng ginto. Parang ganyan itsura ko. Okay. So yun, sa si JR, sa parang nung nag-confirm siya na magiging guest siya, nakaka-overwhelm kasi bukod sa every Sunday nakakasama ko siya sa ASAP Soul Sessions. Sobrang isa siya sa mga parang patunay na nagkakatotoo yung pangarap. Kasi noon pangarap ko lang maging parang JR, tapos ngayon nakakasama ko siya sa show. Tama. Beautiful. And of course, why Thor? Si Thor naman, siya yung dahilan ba't ako nakalipat from animation to the music industry. Seryoso? What's that? Sobrang idol ko rin siya. Tapos, nung time na nag-animate ako sa ABS-CBN, one time nakapag-dinner kami sa isang bar kung saan sakto nag-gig siya. Tapos, nakipag-jam ako. Kasi sabi ko, idol, may album mo ako, nakikinig ako, fan, ganyan. Nung narinig niya akong kumanta, tinanong niya ako, sabi niya, anong trabaho mo? Sabi ko, animator, cartoonist. Sabi niya, dapat mag-singer ka. Meron ako alaga? Kailangan, yun, siya ang dahilan ba't ako? Wait naman ni Thor. Yes, kaya isa sa mga talagang tao na sobrang grabe yung utang na loob ko. Kasi siya yung isa sa parang naging dahilan ba't ako nagkaroon ng lakas ng loob mag-try mo. Oh, I paying it forward pa rin. And why, who's the other one? Jonah, of course. Wala naman duda why Jonah, pero please, we'd like to hear from you. Si Jonah, pinakaunang singing contest na sinaliyan ko is yung sa kabila, yung Pinoy Pop Superstar. Oh, okay. Kung saan nag-champion si Jonah. Same batch kayo? Second batch po ako. After her. So, nung time nung sumali po ako sa mga ibang prod number, nakakasama namin siya, backstage parang nakikita namin siya. Did you win the title ba? Hindi. Okay. Lahat po ng contest na sinaliyan ko, talo po ako. Wala akong pinanalo mas isa. Hindi ka nag-champion. Hindi. But look where you are now. Well, iba-iba po siguro talaga ang kwento. Totoo yan. Kahit sa PBB, sa mga, di ba, sa X-Factor, sa ano, sa The Voice, just shine yung hindi nananalo. Take your, in your case, na siyempre. And of course, si Ate, why Ate Vice? Grabe yung talagang utang na love ko kayo. Bukod sa love na love ko si Vice. Love ka rin niya. Grabe, kasi kaya rin nag-viral yung ikaw na nga dahil sa kanya eh. Kasi naging favorite niya yung version ko ng ikaw na nga. Okay. Tapos, lami nakakapansin na halos every GGB, nakalatag yung ikaw na nga na version ko. Nagawa niya pang score. Hindi pa kami nag-meet that time. Oo. Oh, oh. Tapos parang may time pa ata na nag-tweet siya about sa akin. So, ang daming na curious about kung sino si Daryl Ong and yung version ni Daryl Ong na ikaw na nga dahil kay Vice. Oh. Tapos hindi nagtapos doon, sinama niya ako sa mga shows niya. And yun nga, recently nakita ko yung anak ko na 3 years ko nang hindi nakikita sa States dahil din sinama ako ni Vice sa US tour. Oh, itong pusukan mo si Vice, ganda. Kaya sabi ko, sobrang pasalamat ko kay Vice at sa TFC dahil kung hindi pa ako nasama sa show na yun, siguro hindi ko alam kung kailan pa ako magkakaroon ng chance makaluwas or makita yung... Hindi na namin alam na may anak ka kasi hindi ko naman napanood yung part ng BTR mo sa The Voice. It's good. Ang ganda naman pala ng kwento ng mga... Bakit ito yung mga guests mo. Okay, so